Nais ibalik ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sigla ng industriya ng nyog at kalaunay maging biggest coconut producer sa buong mundo ang Pilipinas. Kaya tututukan ngayon ng gobyerno ang pagpapalago ng industriya at sektor, pag-agapay sa mga magsasaka ng nyog, pagtuklas ng mga bagong produktong lulusot sa international market at pagbuo ng development plan para sa modernisasyon ng coconut industry. May ulat si Mark Petalco. Target ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging biggest exporter ng niyog ang Pilipinas. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa 50th anibersaryo ng Philippine Coconut Authority sa Pasay City. There is no reason why the Philippines should not be the local, the biggest producer of exports in terms of coconut products. Pagtitiyak ng Pangulo, puspusan ang mga hakbang ng gobyerno upang muling buhayin ang coconut industry ng bansa at suportahan ang mga cocoa farmer. We have, and this administration, started to formulate the plans on how to redevelop our coconut industry, how to help our coconut farmers. Para isapinan ang mga plano, makikipagpulo ang Pangulo kay Senate Committee on Agriculture and Food Chairperson Senator Cynthia Villar. May direktiba rin ng Pangulo sa Philippine Coconut Authority. So the PCA must intensify the implementation of the Coconut Farmers and Industry Development Plan to accelerate the modernization of the coconut industry and to improve the lives of our coconut farmers and their families. Kabilang aniya sa mga hamon sa coconut industry na kailangan tugunan ang climate change, mga peste at sakit. Kaya utos ng Pangulo sa PCA, mamuhunan sa makabagong teknolohiya na magtitiyak ng katatagan ng coconut industry sa bansa. Sa datos ng PCA, tumaas ng 1.6% ang produksyon ng niyog sa unang quarter ng taon. Sa kabila nito, na sa higit kalahati ang binaba ng coconut exports ng bansa mula January hanggang April ngayong taon kumpara sa kaparehong panahon noong 2022. Thus, it is important that we continue to develop and improve these products so that we can find new uses and expand its distribution to new markets. Pinangunahan din ng Pangulo ang coconut tree planting ceremony sa Coconut Palace. Mark Petalco, para sa Bayan.